Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Paul. Taong 1981, Marabut, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang manggagawa ng unan itong si Paul. Ang gamit niya sa kanyang trabaho, piraso ng sako at bunga ng kapok. Para sa mga hindi nakakaalam, ang kapok ay isang uri ng puno kung saan yon ang madalas na ginagawa na unan noong mga dekada 80. Hindi pa kasi uso noon ang kutsyon, kung kaya't upang magkaroon ka ng magandang tulog, kailangan mong magkaroon ng unan na gawa sa bulak ng kapok. Bagaman masusi ang paglikha ng unan na gawa sa kapok, hindi naman niya yon alintana. Bukod kasi sa napakabilis nitong maibenta, medyo may presyo din ito kahit papaano. Ayon kay Paul, hindi madaling gumawa ng unan na gawa sa kapok. Bukod sa maaaring pumasok ang bulak sa iyong ilong, may posibilidad din itong kumapit sa iyong mata kapag hindi ka mag-iingat. Sa pagkakatanda niya, 3 beses sa 1 taon kung maggapas sila. Para magkaroon siya ng madaming bulak, minabuti niyang manirahan sa ilalim ng mismong puno nito. Naniniwala kasi siya noon na bukod sa makapagbibigay ng lilim sa kanilang bahay, isa ding malakas na pangontra ang puno ng kapok laban sa mga nilalang na nasa kaliwang panig. Sa loob ng halos 5 taon niyang paggawa nito, may naipundar naman siya kahit papaano. Dahil sa una na gawa sa kapok, nakabili siya ng mag-asawang kalabaw at 2 kambing. Kapag nagkataon na wala na siyang naitabing bulak, dumadayo siya sa ibang lugar para makisaka. Yun palagi ang naging takbo ng kanyang buhay hanggang sa dumating ang puntong muling nagbunga ang pagmamahalan nila ng kanyang asawa. Nang mapag-alaman ni Paul na 2 buwan ng buntis ang asawa niya noon, nagpasya siyang itigil na muna ang kanyang trabaho. Hindi niya maaaring iasa sa kanyang panganay na anak ang pagbabantay dito, lalo pat wala silang kapitbahay sa lugar. Kampante naman siya noon kahit papaano, sa kadahilan ng meron din naman siyang naitabing salapi kahit papaano. Sapat na ang salaping kanyang naipo noon upang mairaos ang kanilang pamilya sa loob ng 1 taon. Makalipas ang 2 buwan, walang ibang inatupag itong si Paul, kundi ang kanyang asawa at mga anak. Kapag meron siyang oras, nagtatanim siya ng mga gulay sa likurang parte ng kanilang bahay. May mga tinatanim din siya noong puno ng kapok, nang sa gayoy habang nagpapahinga siya, lumalaki ang mga ito. Isang araw, habang naglilinis siya ng kanilang bakuran, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa daan. Pagsilay niya roon, tumambad sa kanya ang 2 batang naglalaro habang nakatitig sa bahay nila. Pagsilay niya sa mga ito, bigla naman siyang nagtaka sa kadahilan ng bihirang mangyari ang ganoong kaganapan sa lugar nila. Bukod sa malayo sila sa baryo, nasisiguro niyang walang matinong pamilya ang magpapalaro sa mga anak nito sa lugar na hindi nila bistado. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya siyang kausapin ng mga ito dahil sa hindi niya magawang makita ang mga magulang nito sa lugar. Habang binabagtas niya ang daan, napansin naman niya ang mga batang yon na unti-unting pumapasok sa kakahuyan. Alam ni Paul na maraming ahas sa lugar na yon, kung kaya't panay na lang ang kanyang pagsigaw sa mga ito para lamang marinig ang kanyang babala. Subalit kahit anong pagsigaw niya, nakakapagtakang hindi siya pinakikinggan ng 2 bata. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga itong tumagos sa puno
at kasabay nito ang paglaho nito na parang bula. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla naman siyang natigilan bago pa man niya mabuksan ang pintuan ng kanilang bakuran dahil sa labis na pagkagulat. Hindi niya inaasahang magpapakita sa kanya ang mga kaluluwa sa kabila ng tirik na liwanag ng araw. Dala ng takot noon ni Paul, mabilisan siyang bumalik sa loob ng kanilang tahanan. Magmula noong nasipat niya ang dalawang kaluluwa ng bata, sinigurado niyang wala ni isa sa mga anak niya ang lalabas, umagaman o hapon. Inabot din siya ng 3 araw sa pagkukulong hanggang sa dumating ang puntong muli siyang nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ang kanyang takot. Sa isip-isip niya, kapag manghina siya, maaapektuhan ito ang kanyang pamilya. Ayaw naman niyang mangyari ang ganoong kaganapan, lalo pat buntis ang kanyang asawa. Upang hindi na niya maalala ang tungkol sa pagpapakita ng dalawang bata, muli niyang itinuon ang kanyang wisyo sa pagtatrabaho. Hindi siya noon tumigil sa pagliligpit ng kalat sa kanilang lugar, hanggang sa malimot na niya ang mga ito. Nang hindi na gaanong nakakaramdam ng takot si Paul, nagpasya siyang magpakonsulta sa albularyo kasama ng kanyang asawa. Kinakailangan na nilang maipatingin ang tiyan nito, lalo pat malapit na yung tumungtong sa 5 nitong buwan. Ayon kasi sa mga matatanda, na kapag ang sanggol ay umabot na ng 5 buwan, mas lalong tatamis at lalawak ang amoy nito. Yun din ang nagiging paraan ng mga aswang kung bakit nila natutunto ng buntis kahit milya-milya pa ang layo nito. Sa pagdating nila sa bahay ng manggagamot, nasipat nila yung walang ginagawa. Maaga pa kasi noong mga oras na yon kung kaya't sila ang buwenamanong pasyente nito. Sa pagpasok nila sa loob ng bahay ng matanda, agad naman sila nitong nilapitan habang masayang tinatanong ng, "Ang aga nyo naman! Maaari bang malaman kung ano ang inyong pakay?" "Magpapakonsulta lang ho sana kami ng asawa ko. Tsaka hihingi na din ho kami ng mga pangontra niya. Sa susunod kasing linggo, 5 buwan na ng sanggol na kanyang dinadali." Sagot naman ni Paul. "Abay, walang problema yon. Pakiramdam ko ikaw ang kailangang magpatingin. Meron akong naaamoy sa iyong kakaiba. Para kang bulaklak na malapit ng malanta." Sagot naman ang matanda habang dahan-dahan itong inilalapit ang kanyang pagmumuka kay Apple. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, una nitong tiningnan ang kanyang asawa. Habang abala ang mga ito, minabuti niyang magpahangin sa labas upang mapag-isipan ang sinabi ng matanda. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang sakit, kung kaya't naging palaisipan para sa kanya kung bakit siya ang kailangang magpatingin doon. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga siya tinawag ng matanda. Pagpasok niya sa silid nito, pinabantayan niya sa kanyang panganay na anak ang kanyang asawa sa sala. Habang nakahiga siya sa higaan, nasipat niya ang matandang kumuha ng 1 boteng langis at walang pagdadalawang isip yung ipinuhos sa kanyang kamay. Panay din ang pag-uusal nito na parabang naghahanda yon sa gagawin niyang panggagamot. Dahil sa hindi naman alam ni Paul ang nangyayari sa kanya, kung kaya't minabuti niyang tanungin muna ang matanda, gawa ng mahirap na. Wala naman siyang sakit eh. Manong, matanong lang ho, ano ba ang karamdaman ko? Malusog naman ho ako. Katunayan, wala naman akong nararamdaman kahit ano." Tanong ni Paul sa albularyo. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito sa kanya,
habang mahinahong sumasagot nang, "Wala ka naman talagang sakit. Meron lang akong bubuksan sa'yo. May nararamdaman kasi akong biyayang nagpupumilit pumasok sa katawan mo. Sayang naman yung grasya kung hindi natin papapasukin." Matapos nitong makapagsalita, walang pagdadalawang isip naman siya nitong hinilot. Siya naman bilang mangmang, hinayaan lang ang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang nag-iiba ang pamamaraan ng paghagod nito. Sa dibdib at ulo lang siya nito hinihilot na parabang yun lang ang parte na kanyang nais buksan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang puting duwende sa itaas ng bahay ng matanda. Nakangisi yun sa kanya habang patuloy siya nitong tinatawanan. Pagramdam ng matandang akma siyang tatayo, agad naman siya nitong pinigilan habang inilalahad sa kanya ang mga kaganapan. Ayon dito, ang ginagawa niya ay isang proseso ng pagbubukas ng kamalayan ng kanyang katawan. Ang ginagawa naman niyang paghihilot sa noo nito ay upang pansamantalang mabuksan ang kanyang ikatlong mata habang hindi niya pa nakukuha ang biyaya nitong tinutukoy. Dagdag pa ng matanda na sa loob ng 3 araw, magkakaroon siya ng napakasamang panaginip. Ngunit kahit ganun kasama ang kanyang tulog, huwag siyang mabahala sapagkat pamamaraan yon ng biyaya upang udyukan siyang kunin ito. Wala ding kahit katiting na tsansa na bangungutin siya sa kadahilan ng malakas ang paggabay ng kanyang gabay. Dahil sa sinabi ng matanda, naging palaisipan naman para sa kanya kung ano ang sinasabi nitong biyaya. Matapos siya nitong gamutin, mariin itong ipinaalala sa kanya na sundin ang kutob ng kanyang sarili. "Wala kong alam kung ano ang wangis ng biyayang tinutukoy ko. Ikaw lang ang may alam niyan. Palagi mong tatandaan, iho, sundin mo ang kutob ng iyong sarili. Huwag mo siyang pagdududahan sapagkat siya ang magdadala sa'yo sa bagay na sinasabi ko. Sige na, umuwi na kayo. Tapos na ang paggamot ko sa inyo. At nga pala, yung pangontra nasa asawa mo na. Huwag mo ding kalilimutang bumalik kapag nakuha mo na ang biyayang tinutukoy ko." Matapos nilang makapag-usap, agad naman silang umuwi sa kanilang tahanan. Habang papalayo sila sa bahay ng matanda, mariin naman niyang pinag-isipan ang tungkol sa sinabi nito. Sa pagsapit ng hapon, habang naghahanda siya ng kanilang hapunan, halos gulong-gulo na noon ang kanyang sarili gawa ng kung ano-anong bagay ang kanyang nasisilayan. May mga nakikita siyang duwende sa ilalim ng lupa, wangis ng taong nakadikit sa mga balat ng puno, at iilang mga nilalang na nasa kaanyuan ng insektong merong wangis ng tao. Marami din siyang nasisipat na mga alitaptap sa lugar kahit hindi pa man gaanong sumasapit ang dilim. Dahil sa mga nilalang na kanyang nasisilayan noong mga oras na yon, halos mabaliw-baliw na siya sa kakaisip. Nais niya noong kumaripas ng takbo papalayo pero may kung anong puwersa ang pumipigil sa kanya. Nang matapos na niyang lutuin ang kanilang hapunan, dali-dali naman siyang tumungo sa loob ng kanyang bahay. Upang hindi mag-alala ang kanyang asawa, pinili niyang itago ang kanyang naranasan sa labas nila. Kinagabihan, halos hindi naman makakain ng maigi itong sipol dahil sa labis na takot na nararamdaman ng kanyang katawan. Sa pagsapit ng tulugan, maaga pa sila noong nagpahinga para naman kahit papaano maganda ang kanilang gising kinabukasan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga siya unti-unting nakakaramdam ng antok.
pagpikit ng kanyang mga mata, agad naman siyang nagkaroon ng magandang pahinga. Noong una niyang pagtulog, naging maayos naman ang lahat. Pero nang dumating na sa puntong ilang oras na siyang nagpapahinga, unti-unti nang nagiging klaro sa kanya ang panaginip niya. Ayon kay Paul, nadapo ang kanyang wisyo noon sa isang gubat kung saan kasama niya ang kanyang asawang tumatakbo habang duguan ang mga binti nito. Pinipilit niya yung hilahin upang magawa nilang matakasan ang mga nilalang na hindi niya gaanong nasisilayan. Pagsipat niya noon sa kalangitan, tumambad sa kanya ang malasungay na liwanag ng araw dahil sa pagtakip dito ng buwan. Maya-maya pa, muling nabaling ang kanyang atensyon sa likuran nila nang makarinig sila ng mga pag-iiyak at pag-atungal sa buong paligid. Nanginginig na ang kanyang mga binti dahil sa takot pero pinilit niya pa rin tumakbo. Alam niya sa kanyang sarili na maaaring mamatay ang asawa niya noong mga oras na yon kapag bumagal ang kanilang paggalaw. Alam naman ni Paul na panaginip lang ang lahat ng kanyang nasisilayan pero nakapagtatakang ang pakiramdam niya dito ay totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananakbo, nasipat niya ang kanilang tahanan na pinalilibutan ng puno ng kapok. Alam niyang hindi pa malalaki ang mga puno ng kapok na itinanim niya doon, subalit nakapagtatakang halos kasing taas na ito ng mga matatandang puno sa paligid. Paglapit nila roon, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang isang matandang may maputing balbas na punong-puno ng kalasag ang buong katawan. May hawak din yung isang espada at ang sandalyas nito nakalutang sa ere. Sa isang iglap itinuro ng nilalang na yon ang isang puno ng kapok kung saan doon bumungad sa kanya ang isang natatanging tinik nito. Sa halos hindi mabilang na kulay itim na tinik ng kapok, meron doong natatanging kulay puti. Matapos niya yung masilayan, biglang bumalik sa kanyang katawang lupa ang kanyang wisyo. Pagbangon niya, napansin niyang 5:00 na pala. Sa pagsapit pa ng 2 magkasunod na araw, nagpatuloy ang kanyang panaginip. Bagaman paulit-ulit, hindi niya pa rin maiwasang maramdaman na yon ay merong katotohanan. Ang labis niya pang ipinagtataka sa lahat, na kapag gumigising siya ng umaga, nakapagtatakang tanda niya pa ang lahat ng pangyayari sa panaginip niya. Lumipas ang 1 linggo, unti-unti na niyang nauunawaan ang panaginip niyang yon. Nang mapagtanto niyang pinapakuha pala sa kanya ng nilalang ang tinik, hindi na siya nag-atubiling kunin ito. Ang ginawa niya, bago niya kunin ang tinik ng kapok, pinilit niyang muli yung mapanaginipan. Matapos niya yung gawin, doon pumasok sa kanyang isipan na ang pagkuha pala sa tinik, kinakailangang tumungtong sa 6:00 ng umaga ng Biyernes. Kahit anong petsa, basta Biyernes. Kapag hindi naman Biyernes, walang posibilidad na lumitaw ang natatanging tinik. Dahil sa ganoong kaganapan, inakala ni Paul na wala na sa kanilang makikisawsaw na iba pang mga nilalang. Subalit lingid sa kanyang kaalaman noong mga panahong yon, na habang nakatuon ang kanyang wisyo sa tinik ng kapok, may iilan namang aswang na unti-unting lumalapit sa kanilang tahanan. Pagtungtong ng gabi ng Biyernes, doon na sila binisita nito nang hindi niya napaghahandaan. Maraming naging paramdamang mga aswang sa bahay nila pero hindi nito nagawang mapasok ang sistema ng kanyang asawa. Buhay na buhay kasi ang pangontrang ibinigay ng matanda. Kung kaya't kapag sinusubukan ng mga itong ilapat sa asawa ng Chanipol, ang kanilang mga malahiblang dila, nasusunog yon. Lumipas ang gabi, walang nangyaring kakaiba sa kanyang asawa. Kirot at hapdi lamang ang nadama nito
subalit alam nilang buhay na buhay ang bata. Pagtungtong ng alas 6 ng umaga, buong tapang naman siyang lumabas ng bahay nila upang hanapin ang nasabing tinik. Maniwala kayo o hindi, pagbukas ng pinto, bigla siyang niyakap ng napakalakas na hangin. Sa sobrang lamig ng dala nitong simoy, halos manginig noon ang kanyang kalamnan at manuot na sa kanyang buto. Upang hindi magising ang kanyang mag-ina, nagpasya siyang isara yon sa labas. Sa pagsilay niya sa buong paligid, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Kung noong mga nakaraang araw kukonting nilalang lamang ang kanyang nasilayan, noong mga oras na yon, halos mapuno na ang kanilang bakuran. Ang dalawang batang una niyang nakita sa lugar, katabi ng gabay ng tinik na siyang nagbibigay daan kung papaano niya yon makukuha. Pagtitigan nila ng nilalang na yon, dali-dali naman siyang nilapitan ng dalawang bata upang gabayan patungo sa tinik. Bagaman hindi lumalapat ang mga kamay nito sa kanyang palad, kitang-kita niya itong pilit siyang hinahawakan. Paglapit niya sa isang puno ng kapok, doon niya nasipat ang kulay puting tinik na animoy isang tumigas na yelo kung titingnan. Pagkuha niya rito, sa isang iglap naglaho ang mga nilalang sa paligid. Ang tanging naiwan na lamang sa lugar, ang gabay ng tinik na kasalukuyang nakatitig sa kanya. Pagsarado ng palad noon ni Paul, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niyang nanuot sa kanyang palad ang tinik na yon. Dala ng kanyang pagtataka, dali-dali niya yung ibinuka, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi na niya yon nagawang masilayan. Habang pinakikiramdaman niya ang kanyang sarili, nabaling ang kanyang wisyo sa daang nasa harap ng bahay nila nang masipat niya ang tatlong panauhing merong hila-hilang kalabaw. Pagtitigan nila ng mga nilalang na yon, kitang-kita niya ang pamumula ng mga mata nito. Bagaman wala siyang basihan, alam niya sa kanyang sarili na ang mga panauhing yon maaaring kaparte ng mga aswang na nananalasa sa kanilang bahay tuwing gabi. Nang hindi na niya maatim ang pagmamasid ng mga ito, buong tapang naman niya yung nilapitan habang nananatiling walang imik. Hindi niya alam pero sa kabila ng takot niya, may kung anong tapang ang nag-uudyok sa kanya. Pakiramdam niya noon, kayang-kaya niya ang mga ito kahit wala siyang katulong. Sa pagharap niya sa tatlo, ramdam ng mga nilalang ang galit na nag-uumapaw sa kanyang katawan. Pagsilay niya sa isang matandang magsasalita pa, walang ano-ano niya yung sinapak sa muka. Hindi na din nakaporma ang kasama nito, gawa ng napakabilis ng kanyang paggalaw. Kung titingnan, magaan lang ang kanyang suntok, pero kapag dumapo na ito sa muka, doon mo masasabing halos simbigat nito ang sapak ng isang dalubhasang boksingero. Sa pagpapatuloy ng kanilang suntukan, kitang-kita niya ang mga nilalang na yon na halos hindi na mahulma ang pagmumuka. Mayat maya rin ang pagtulo ng kanilang dugo, indikasyon na masyado ng malubha ang kanilang pinsala. Matapos ang pangyayari, wala nang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi umalis habang paika-ikang naglalakad. Nang makalayo na ang mga ito, bigla namang bumagsak ang matanda na siyang una niyang sinapak. Huwag na kayong babalik dito. Kagabi pa kayo. Akala niyo ba hindi ko alam na kayo yon? Kapag tinangka niyo pang patayin ang anak ko, hahanapin ko kayo kahit saang lupalop pa kayo ng mundo. Sisiguruhin ko sa inyo na hindi lang yan ang aabuti ninyo. Pagbabala ni Paul. Nang marinig yon ng mga nilalang, hindi na ito kumibo, bagkus itinuon na lamang ng mga ito ang kanilang wisyo sa pagtakas. Mula noon,
Wala nang nagparamdam sa kanilang tahanan hanggang sa dumating ang puntong iniluwal na ng kanyang asawa ang kanilang pangatlong anak. Ayon kay Paul, na noong inilahad niya sa albularyo ang kanyang nakuha, maging ito man ay hindi makapaniwala. Nasisiguro kasi ng matandang yon, isang mutya ang kanyang nakuha sa puno ng kapok. Ang labis lang nitong ipinagtataka ay kung bakit mabilis na nakipag-isa sa kanya ang mutya. May iilan din kasi siyang alam pagdating sa mutya ng tinik ng kapok. Isa na dito, hindi ito basta-bastang nagagamit ng isang tao kapag hindi malinis ang kanyang puso. May mga pagkakataon ding umaalis ito, lalo pat kung sugarol ang taong napili nitong paglingkuran. Dagdag pa ng matanda na dahil sa mutyang yon ni Paul, mas lalong uulani ng swerte ang kanilang buhay. Magiging masaya din ang kanyang pamilya at magiging magaan ang pagtrato sa kanya ng bawat taong nakapaligid. Makalipas ang 3 taon, nangyari nga ang sinabi ng matanda sa kanya. Ang mumunting negosyo niya noon, mas lalong umunlad pa na parabang napakadali lang para sa kanya na makakuha ng pera. Marami na din siya noong naging kaibigan at kakilala hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na din siya ng maraming trabahador. Magmula noong nakuha ni Paul ang mutya, kailan may hindi na sila nagkaroon ng pagtatalo ng kanyang asawa. Kung meron man, madali lang nila yung nareresolba. Ayon sa kanya, hanggang kamatayan, itinuring niyang isang biyaya ang kanyang pagtanga ng mutya ng tinik ng kapok. Okay, opinion ko sa kwento. Napakaswerte nito ni Paul. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una binuksan ng albularyo o namang gagamot yung mga dapat buksan sa katawan niya para pumasok yung mutya. Tsaka napakabait nung antingero, no? Parang wala na siyang hiningi kay Paul eh. Ang gusto lang mangyari nung antingero na, uy, nakakatuwa tong tao na to ah. Merong gustong pumasok na swerte pero may mga nakasaradong gate kaya hindi mapasok ng swerte. Ang ginawa nung matanda, binuksan niya. Tapos walang hininging kapalit. Ang galing, no? Hindi kaya isa tong anghel. Para sa akin lang, doon lang ako medyo napapaisip eh. Siguro yung antingero na yun, anghel yun, no? Kasi kung ordinaryong manggagamot o antingero lang, siguro mararamdaman nila na meron si Paul, pero siguro hindi nila bubuksan. Diba? Parang ang nangyari sa kwento, pinagtagpi-tagpi lahat ng tadhana eh. Kasi parang ilang buwan na lang, lulusubi na ng mga aswang yung asawa niya eh, pero naisipan niyang ipakonsulta sa albularyo para lang sana manghingi ng pangontra. Pero hindi lang yun yung ginawa ng albularyo, bagkus eh, binuksan yung mga dapat buksan sa kanya. Kaya ending, yun, sinuwerte ng bahagya si Paul. Napakaganda lang ng takbo ng kwento, nakaka-relax lang. Diba? Pero yung mutya ng tinik ng kapok, ngayon ko lang narinig to eh, first time to. Sigurong binibigay nito eh, physical na lakas tsaka swerte sa buhay. Diba? Ang swerte lang nito ni Paul. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.